Quick reaction video lang to about sa latest episode ng anime ng One Piece, 1062. Yung tinutukoy ko dito is yung laban, conclusion ng laban ni King at Zoro. Kakatapos ko lang panoorin yung episode at masasabi ko sobrang ganda niya. Kaya hindi ko mapigilan yung sarili kong magbigay ng reaction video kahit mabilis lang to. Isa akong solid manga reader ng One Piece at marami pang manga. So, noon pa, ilang taon nang nakalipas, nabasa ko yung chapter na to exactly. So, may idea ko and makikita ko yung small difference ng manga and yun nga, ng anime. Masabi ko dito is overall, mas nagustuhan ko yung anime. Nag-enjoy din ako sa manga, para sa akin top tier din yung laban nila. Pero masyadong mabilis para sa akin yung nangyari. Parang few chapters lang tapos agad yung laban nila overall kung i-compile mo. Parang ilang chapters lang yung laban ni King tsaka ni Zoro. Ilang pages lang yun. Mabilis lang din. Isang episode lang din tong nung nakita natin yung itsura na ni King. Isang episode lang din siya din yun na tapos na yung laban nila. Pero ang daming maliliit na dinagdag na para sa akin na justify yung reveal ng tunay na tribe ni King, which is Lunarian nga. And kung ano yung kapangyarihan and abilities ng Lunarian. Kung bakit sila parang superior race and kung ano yung mga unique na abilities niya and kung bakit mahirap siya kalabanin and naging siguro siya yung pinaka greatest challenge ni Zoro sa ngayon kung bakit ganon. Para sa akin sobrang justify yon. Ganda na laban nila, para sa akin makikita mo dito yung ano, edge talaga ni King, actually yung firepower niya, yung mga dragon na apoy na ginagamit niya, parang flame of Rekka nga siya. Ang daming nadagdag na ganun. Kasi sa manga, halos konting beses lang niya ginamit yun eh. Few times lang. Pero dito, ang dami. Actually, nagpalabas pa hata siya ng final attack niya. Ilang beses yun. Ang daming ulo ng Fire Dragon yun na lumusob kay Zoro. Yung ano ko lang dun, masasabi ko lang dun is ang daming ang pinalabas ni, ano, ni King na dragon na ulo. Yung sa halos final attack niya. Pero wala man tumama kay Zoro. Lahat yun na slash niya. Pagpapakita lang yun ng strength ni Zoro and ng skill niya bilang swordsman. Pero ako siguro at least man lang, di ba, sana may tumamang isa kay ano, kay Zoro, para man lang, di ba, mas nagkaroon ng risk na okay, na damage ng konti si Zoro, siguro maapektuhan siya nito, manghihina siya ng konti before dun sa final attack talaga nila. Pero hindi. Yung naramdaman ko dito is hindi sobrang hirapan si Zoro. Nahirapan siya, kung overall ng combat. Pero nung na-reveal na ni King yung ano niya, Lunarian self niya, hindi na sobrang nahirapan talaga si Zoro. Hindi yung parang nag-critical siya na binigay niya lahat na meron siya. Kasi naramdaman ko dito na meron pa siya mabubugay. Diba? Yung huling introduction ng King of Hell, parang nakita doon yung dominance niya. Ang forma nun, yung may kidlat-kidlat na conqueror sa haki patay yung nakikita na. Kung i-slow mo mo yun and pa-pause mo yung screen na yon and ipopost mo yung mga parang frame by frame moment nun, may nakita ko sa Facebook na parang nag-spell yun mga kidlat ng Zoro. So astig yon, astig na dagdag addition yon ng mga animators. Kasi sa pinakauli, yung tinira niya yung hangin para tumalsik pabalik sa Onigashima. Kasi nabi ng narrator, Winner Zoro, ang forma nun, parang walang ganun sa manga. Hindi, syempre, di ba? Dagdag lang yun. Walang ganun sa manga, pero ang gandang addition nun. Sobrang na-impress ako dun. Galing props sa mga animator. Yun lang. Overall, wala akong masabi kundi ang ganda. Total domination ni Zoro. Purely para sa akin. Siguro nakapalag si King somehow, pero ewan ko. Kitang-kita ko na sobrang improve si Zoro dito. Kitang-kita ko yung lakas niya. Actually, nakakatakot nga eh. May mga comments ako na nababasa na kung ganito kalakas si Zoro ngayon, paano pa kaya yung strongest swordsman in the world na si Mihawk, di ba? So, nakakatakot isipin. Ganun na kaya kalayo si Zoro kay Mihawk? Malapit na kaya siya kay Mihawk? Daming mga tanong doon, pero focus muna tayo dito sa episode na to, which is props kay Zoro. Lakas niya. Improvement, solid yung improvement niya. And dahil dito, right hand man ng Pirate King, ganito ka, right man hand ni Luffy, ganito kalakas, hindi talaga mahirap isipin na malapit na siya, or at least parang mas malapit, or nag-create na siya ng mas big step
towards being a pirate king. Yun lang kayo, anong tingin nyo sa episode, comment down below and pag-usapan natin. Kita-kita ulit tayo sa next video.